Magandang buhay sa lahat, mga ka-agri. Welcome back sa ating channel. Shout out sa bago at regular natin subscriber, ano pa sa lalo na sa mga loyal. Ano kung bakit nga ba matamis ang dragon fruit, yung amin o sa iba pa? Yung isa kong vlog, nagre-reklamo marami. Bakit maasim? Ugnay-ugnay po lagi ito mga vlog natin. Ano? Ito yung yellow dragon fruit. Ano? Hindi ko banggitin ang tunay na pangalan nito sapagkat ban sa YouTube yung salitang yun. No? Alam nyo naman, Google, kalaban yan. So, iba po. Kayo na mahala mag-comment ko ng pangalan nito. Basta yellow dragon fruit ang tawag ko. May ilang factor po bakit maasim ang dragon fruit. Binanggit ko na rin siya. Ang dragon fruit ay kabilang po sa tropical fruit. Ano, sila ay mga nahihinog. Merong nahihinog kahit harvest na. Ito po yan, ang dragon fruit. Ang unang faktor, kapag nasabi nila na matamis daw, matamis din kahit ano, kaya mga panluwas kasi ito. Panluwas yung mga alangan na ha-harvest. Ito pwede ito, panluwas. Basta mga orange-orange pa ito, alangan yung kulay, maputla. Ayan po ay panluwas. Pangkain ay talagang dapat ay violet, maroon na. So kapag ka po ang nabili nyo ay yung panluwas, yung medyo ano-ano lang, mapusyaw ang kulay, eh hindi ka po talaga makakaasa na matamis. Ano? Pasyal-pasyal tayo dito. Ang dami na ito ngayon. No? Nagpakitang gilas kahit nagkakasakit, kahit nakain ng tupa. You know? Yan o, kita nyo yan o. Mga alangan pa yan. Yung isa kong video, ripe versus overripe, magkaugnay din po ito. Kung gusto nyong panoorin din. May, para mas mamaster natin kaya paulit-ulit po ang ating vlog. Ano? Ang asim po niyan ay dahil nga kapag ka maulan din, ano? Yung una na harvest, ulitin ko lang, na harvest siya ng alangan pa, ripe lang, hindi overripe. Ang matamis po niyan ay yung overripe. Hindi naman sobrang-sobra, sakto lang, ano? Hindi siya ano, apektado po siya ng ano yung kanyang potassium content. Apektado. Kapag ka, ano, dahil ko konti pa, hindi may kumbaga sa bata ay lumabas siya ng alanganin ganun, kulang sa araw. Yung ikatlo, ayan, oh, kulang sa potassium content. Maputassium po yung mga organic. Huwag kang aasa na tatamis po ang ano, talagang maasim yan kapag ka chemical ang ginamit natin. Kapag ka wala tayong ginagamit. Yan po ang nagpapabunga dyan. At nagpapatamis. Ang ginagamit ko po dyan ay yun, dumi ng tupa at mga bulok na dahon ng kakawati. Ano? Ito, kakawati yan. Yan, kakawati po yan. Yan nagpapatamis. Yun po yung ilang factor. Ano? Ulitin ko muli. Immature siya na harvest. Kulang sa araw. Yan o. Ano? Dami niya, no? Dami. Sambali lima. Ito na, dami na. Sa akin madami na kasi ito. Sa ibang farm talagang dikit-dikit yan eh. Yun po yun. Immature na harvest. Kulang sa araw. Yung kalawa ay yung na-harvest siya doon sa lugar na matubig. Kapag ka matubig, talagang po yan po ay maasim. Kaya ideally matamis po siya sa mga upland na ganito. At kulang sa abono na ma-potassium patulad ng organic. Sample lang po yan, mga vermicast, pwede po yan. Yun po yung tatlong factor. Pang-apat po panghuli, kaya siya maasim, ay nakaranasan namin, kahit matamis siya, nagamitan mo siya ng kutsilyo na ginamit mo sa kalamansi, definitely aasim talaga, nakakatawa mang isipin. Huwag nyo siya ang gayanin sapagkat nakakaano naman na pagbintangan po natin yung prutas. Yun lang po, maraming salamat ako mamimitas at ako ipapasok pa, papapasalubong ni Mrs. ito sa kanyang pupuntahan. Ako po ikukuha muna nito. At sa Friday, samahan niyo po ako at ako'y mag-harvest. At dadalhin ko nga sa aking nanay na may sakit na nasa hospital. Hoping na siya'y gumaling na. Maraming salamat. Bye-bye and God bless. At dyan po, nagtatapos ang maikli natin vlog. Kung kayo po'y mahilig sa mga itong klaseng upload, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. At i-hit niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aming mga upcoming videos. Paalam muna po sa ngayon. Bye-bye and God bless.